Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga kilalang modern classic scooter na dinala ni Yamaha dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang kanilang Yamaha Fazio or Yamaha Fazio. Noong nilabas nga po ito sa bansang Indonesia, ang dami po talagang tao dito sa Pilipinas ang na-excite kasi madami din talaga ang mahilig sa mga classic scooter. At kapag sinabi nga po nating classic scooter, diyan kilala ang brand na Vespa na alam naman nating may kamahalan talaga. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga pangarap na hindi natutupad. Kasi nga hindi talaga afford. Kaya hindi talaga pwede yung kayod-kayod lang. Kung maaari, doble or triple kayod. Ayon nga sa isang malupit na kasabihan, no pain, no gain. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito sa atin madami ding mga tao ang mahilig sa classic scooter. At isa nga po sa mga sabi nating malupit na modern classic scooter na nasa Pilipinas ngayon, walang iba kundi ang Yamaha Fazio. Yes po, gawang Yamaha. At hindi nga po katulad doon sa mga Italian brand, di hamak na mas affordable po yung nasa kay Yamaha. Kaya nang malaman nga po ng mga tao na may modern classic scooter si Yamaha, sobrang na-excite talaga sila. Pero hindi lang doon nagtatapos. Sapagkat sa ibang Asian countries nga po, marami pang nilabas si Yamaha na mga modern classic scooter. At isa na nga po dito, si Yamaha Gran Filano Hybrid. Nakakatuwa lamang pong isipin ang bilis pong mag-innovate ni Yamaha sa kanilang mga motorsiklo. Noong nakaraang taon lamang po, nilabas na nila ang motor na ito. At ngayong 2023, naglabas na naman sila ng updated model na talaga nga namang kargado ng mga malulupit na specs at features. At dahil dyan, pag-usapan na po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Gran Filano Hybrid na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. At ito nga po ay powered by Blue Core Hybrid Technology. Nang ibig nga pong sabihin, mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid pa sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay air-cooled pa din. Ah, panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 8.1 horsepower, 6,500 RPM, 10.4 Nm of torque at 5,000 RPM. At base nga po sa mga taong nag-top speed sa motor na ito, ito daw po ay kang tumakbo sa bilis ng 100 km per hour. Huh? Siyempre sa ibang bansa kasi yun. Pero kung sakaling dalhin yan sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Siyempre. Ibang usapan na, kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 60 kilometers per liter. So talagang napakatipid po niya. Eh kasi nga naman, hybrid siya. Alam nyo yung hybrid? Yung mataas na tinapay? Hindi, joke lang. Ang sukat na kanyang gulong 110x70x12 sa harap at pati na rin sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Ang kanyang seat height ay may tasa 790mm at 125mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta naman tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. At napaka-luxury din po tignan na kanyang headlight. Kumbaga hindi siya hugis bilog, parang ano siya eh, triangle. Pero doon sa lugar namin, tawag dyan triangle. At napakaangas din na kanyang mga signal lights kasi hindi siya nakausli. Nag-street lang ba? Nag-street. Ang kanyang edge panel, isa din to sa mga nagbago kasi dati naka-analog lang siya. Pero ngayon naka-full digital na siya. Pero para sa akin, mas gusto ko yung naka-analog. Para sa akin. At ang motor nga po na ito ay meron din pong Y-Connect or Yamaha Motorcycle Connect na sabi nga po ng ilan, wala naman daw talagang connect kasi yung mga info doon na nakalagay doon, mga basic lang naman daw. Kaya yung Y-Connect, wala daw talagang connect. Katulad nga din po sa ibang mga modern motorcycle, ito po ay naka-smart key system na. So dito naman, may advantage talaga siya. Kasi base nga po doon sa isang insidente na yung lalaki inagawa ng motor at nakakilis yung motor niya. Nung tumakbo siya, hindi na umandar yung motor. Kaya hindi talaga tuloy nakuha yung motor niya. Sabay tumakbo na lang yung karnapir at sumigaw. Iyo, motor mo hulugan. At syempre hindi rin po mawawala sa motor na ito ang kanyang start and stop system or idling stop system. So sa 39,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto kasi isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. At ang motor nga po na ito ay meron ding SMG or smart motor generator, hazard at brake lock. Pero syempre hindi din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Eh kasi nga, panonood ka pa ng Corn Hub.
At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman po, ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na yun nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, ang kanyang lagay ng istalyon. At kitang kita naman mga Brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating red horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong red horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ang motor nga po na ito ay available sa 2 variant, ang Neo at ang Lux. Ang presyo nga po ng Neo ay 27 million Indonesian rupiah, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 97,000 pesos. At yung Lux naman po ay may presyong 27.5 million Indonesian rupiah, na kung i-convert naman natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 99,000 pesos. At yung pinagkaiba lang naman po nila, yung kanyang seat cover. Sa ngayon, ang motor na ito ay available pa lamang sa Thailand at Indonesia. Meron din sa Japan, kaso blurred. Kaso old model. Sa ngayon, wala pa pong balita kung dadalhin ba siya dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kang sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shoutout ka pala kay Jumel Gilegan. Shoutout kay Bugs TV. Shoutout kay Janjan Diano Malakas. Shoutout kay Sky KitKat. Shoutout kay Clark Baring. Shoutout kay Phil De La Peña. At pati na rin sa Ilonggo Motor Shop. Shoutout kay The Dude. Shoutout kay Ryan Edward Nara. Shoutout kay Brent Espayos at sa kanyang gwapong tatay na si Adrian at sa kanyang magandang mami Jeanette. Shoutout kay Lester Panday. Shoutout kay Charmaine at pati na rin sa Montes Claros family. Shoutout kay Kevin Cambio. Shoutout kay J. Rowan Gutierrez. Shoutout kay Jimmer Hamulin. Shoutout kay Sergeant Rios Vlog. Shoutout kay Aisa at pati rin kay Baby Dre. Shoutout kay Zero TV. Shoutout kay At 09. Shoutout kay Andy Higante. Shoutout kay Turagsoy TV. So hanggang dito na lang muna mga Brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-bye.